Akalain mo, maraming buwan na ang nakalipas at marami na rin ang nangyari. Karamihan ngayon sa mga tao sa Realengo ay nakatira na sa lupa ni Marimar. Naku, kapag ipinagpatuloy ni Marimar ang ganito, baka maghirap siyang muli. Ang lakas ng loob niyang gumastos. Nagtayo siya ng tahanan para sa mga matatanda at ng mga paaralan. At higit sa lahat, si Renato Santibanez ay nakalaya na sa kasalanang pagpatay kay Nicandro. Napatunayang pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. At narinig ko rin ang balitang gagawin niyang lahat, mabawi lang muli kay Marimar ang kanyang hasyenda. At heto pa, tungkol naman kay Sergio, nagdadalang tao ng kanyang asawa at isang lalaki. Kaya hindi malayong malimutan na niya ng tuluyan si Crucita. Pero sa totoo lang, lagi niyang nasa isip si Marimar. Ang mag-asawang Chuy at Antonieta naman ay masayang namumuhay sa bahay nila sa hasyenda. At may malusog na rin silang anak. Kung ako naman ang tatanungin, maligaya ako sa mahal kong si Mimi. At kahit ano pang gawin ni Fifi upang kami paglayuin, ay hindi siya magtatagumpay. Matibay ang aming pagmamahalan. Sintibay ng pagmamahal ko sa aking amo. Inaamin ko, marami ng masaya at malungkot ang aming pinagdaanan, lalo na si Marimar. Marami ng pera ang nawala sa akin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kinikita ang hasyenda. Ganito rin ang nangyari noon kay Renato Santibanez. Oh, inumin mo na itong mainit na kape. Anong iniisip mo, Iha? Ay, napakarami, Corazon. Nagbalik na ba si Choy? Hindi pa. Pag dumating siya, sabihin mo gusto ko siyang makausap. Oh, sige, anak. Kamusta? Oh, tinan mo ko sinong dumating. Padre Boris! Gusto niyo ng kape, padre? Ah, sige, maraming salamat, Corazon. Maupo kayo, padre. Kamusta ka na, anak? Bakit ka malungkot? Meron ka bang problema? Tama pala kayo, padre. Hindi ko alam na ganito kalaking halagang nagastos ko noong isang buwan. Hindi ba't sobra mong nagastos ang iyong pera? Sobra nang nagawa mong tulong. Namigay ka ng lupa, tahanan para sa matatanda. Nagpatayo ka pa ng klinika, ng paaralan. Pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa mga nangangailangan. Pero dapat mo ring isipin ang iyong kapakanan at ang iyong anak. Pero ang totoo, napakasaya ko. Dahil nakakagaan pala ng damdamin ang makita mong lahat sila ay maligaya, padre. Oo nga, Marimar. Ngayon ko lang sila nakita ang masaya. Pero... Ang pinagtataka ko lang po, parang nababaliwala ang lahat. Napakarami kong nagastos nito nakaraang buwan. Hindi ko alam kung saan napunta, padre. Hindi ko maalala kung saan napunta ang mga yon. Hindi ko alam. Marami ka pa kasing binabayaran. Pero ipagpapatuloy ko pa rin po ang pagtulong sa kanila. Kahit ano pang mangyari, tutulungan ko sila. Tutuparin ko ang aking sinabi. Please, tulungan mo akong magdasal, padre. Nang sa ganong paraan po ay magawa kong lampasan ang lahat ng problemang darating sa aking buhay. Marimar, lahat sila ay nilulubog ka sa kapahamakan. Isa ako sa kanila. Ang pinakamalungkot ay hindi kita matulungan. Sana. Anong ginagawa niyo rito, Papa? Binabantayan ko ang hasyenda. Ang ating hasyenda. Anong nakikita niyo? Hindi ako nawawala ng pag-asang mapapa sa akin itong muli. Bakit niyo naman nasabi yan? Ang lupa sa hasyenda ay mabato. Puro siya gastos. Sa katiwala niyang si Chuy lang napupunta ang pera niya. Isa siyang babae. At kailanman, hindi siya magtatagumpay sa pamamalakad niya. Kulang siya sa utak at diskarte. Kawawang babae. Ang buong akala siguro niya, isa siyang anghel na mataas kung lumipad. Kinasusukluman niyo siya, Papa? Sobra. Gusto ko siyang maghirap. Hindi makatarungan na maghirap ulit si Marimar sa lahat ng kabutihang nagawa niya. Alam mo, anak, lalong hindi makatarungan para sa iyong asawa ang ginagawa mo kay Marimar. Sinosensya. Malaking pagkakamali ko. Minsan nagsisisi ako. Pinakasalan ko siya. Napakasama niyang tao. Masamang ugali niya. Binago mo kasi siya. Katulad lang din siya ng iba. Walang pinagkaiba. Hindi marunong tumulong sa mahihirap. Pag hindi nasunod ang gusto niya, daig pa niya si Marimar kung magigante. Si Marimar ay isang mababang uri ng babae. Hindi kayo bagay.
At kailanman, hindi-hindi siya magtatagumpay sa ginagawa niya. Tama na, Papa. Tama na! Sana walang masamang mangyari kay Marimar. Dahil kung meron man, hindi ako papayag. Ipagtatanggol ko siya. Ipagtatanggol ko siya kahit kanino. Kung ganun, ipagtanggol mo siya laban sa akin. Dahil ako mismo makakalaban mo. Gagawin ko ang lahat, mapabagsak lang si Marimar. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang hampas lupang babaeng yun. Hindi ako papayag! Hindi mo inisip na isa ka lang simpleng babae na walang lalaking karamay at matatakbuhan. Usap, hinga sa bibig. Huminahon ka lang. Hinga sa bibig. Mamatay na ako! Huminahon ka. Mamatay na ako! Huminahon ka, hinga sa bibig.